Okay lang ba kung 300 series, MOBO muna sa latest na Ryzen 5 of their na 4 units Ryzen 7 si Caribil? Kung okay na ba yun, pang piso nito computer shop, wala na bang lag yun? Please subscribe nyo ako sa iba ko pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba ko pang social media account ko. Ano na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up? Kamusta mga Caribil? Jomi Castillo here. Ang may pinakamalakas na pwersa sa buong kalawakan, may order na 4 units Ryzen 7 si Caribil. Kung okay na ba yun, pang piso nito computer shop, wala na bang lag yun? Yan ang pag-uusapan natin. At magbabasa pa ako ng ibang comment nyo. Nasa Caribil question pag may oras pa mga Caribil. Okay, pero bago yun, pakita ko na yung galaro. Yun! Yun! Oh, di ba? Alam na yan eh. Black Sprouts, Dom? No, Black Sprouts. Okay, pinakita ka lang. Nag-roblox si Dom. Dom. Black Sprouts, Roblox. Okay, punta na tayo sa Ask a Caribil question, mga Caribil. Let's go! Yun na nga lang, mga Caribil. Si Caribil, Johnny ba? Si Johnny rin yan, si Dom. Caribil, new subscriber. Here. Tanong ko lang kasi may order ako 4 units of Ryzen 7. Pisonet, maganda na ba yan? Wala na bang lag? Salamat sa mga sagot, idol. Okay, Caribil. Johnny! Nako! 8 cores. Caribil, di mo sinabi kung anong exact specs or specification ng Ryzen 7 mo. Pero kung Ryzen 7 5700G, ay 8 cores, 16 threads. Tapos, tipid sa kuryente. 65 watts lang siya, no? Caribil, to. 65 watts. Tapos, 8 cores, 16 threads. Tapos, ang ganda pa ng kanyang Radeon graphics, built-in na GPU, 'di ba? Radeon graphics. Ayun oh. Hoy, kung 'yan 'yon. Ano ang Ryzen 7, Caribil? Ryzen 7 no, Caribil kasi maraming Ryzen 7, eh, maraming model 'yan eh. Pero tingin ko baka 'yun nga Ryzen 7 5700G. Nako. Kung okay na 'yan, walang maganda naman sa piso nit 'yan. Magandang. Hindi maganda na 'yan, Caribil. Yung Ryzen 7. Bakit? Kasi nga, Ryzen 5 5700G na sinasabi ko eh. Yung kadalasan na nire-recommend ko pag magtatayo ng computer sa PisoNet, eh maganda na eh. Ryzen 5 lang yun. Ay hindi, Ryzen 5 yun. Eh, yung in-order mo, Ryzen 7. Mas mataas, tapos mas mataas 8 cores, 16 threads. Si Ryzen 5, ano lang, 6 cores, 12 threads. Kundi ako nagkakamali ha. Tapos, Caribil, ano, yung GPU ni Ryzen 5 5700G, ay si Ryzen 7 na GPU built-in mas mataas sa Ryzen 5 5700G. Okay na yan, maganda yan sa PisoNet or computer shop yung Ryzen 7. Pero hindi mo nabanggit nga kung anong pinaka exact model eh, no? Pero kung Ryzen 7 5700G ay finish na. Then, maganda na yan, Caribil, no? Ngayon kaya na yung halos nilalaro sa computer shop o PisoNet katulad ng Roblox, manina yan sa kanya. Valorant, Parlight, GTA 5, NBA 2K23, o kahit NBA 2K25. Hindi, joke lang. Yung mga alos na laro, kaya-kaya niya na. Tanong mo kung wala ng lag. Yan. Okay, yan ang sasagutin ko kung wala ng lag. Caribil, alam nyo, kahit Intel Core i9 pa yan, RTX 4090, pwede kang mag-lag. No? Bakit? Kasi depende na rin niya sa setup mo. Eh, no? Kung setup mo hindi maganda, hindi ka na sa specs maglalag sa setup mo, okay? Pwede ka rin maglag sa internet. Okay, marami kasi ng ano dahilan. Hindi naman marami. May mga dahilan pala kung bakit ka naglalag. Kasi katulad kayo, sa'yo Caribil, Ryzen 7, no? Kung wala nang lag yan, sa mga games na kaya ng Ryzen 7 mo. Pero kung may mga games kasi built-in GPU gagamitin mo eh. Merong games na, kunyari, GTA 6. Example lang, lumabas na ngayon. Baka hindi niya rin kaya kasi nga GTX 1060 parang yung ano niya, system requirements. Yun lang, pag hindi niya kaya yung isang application o games, doon na siya maglalag. No? Pero yung halos lahat ng nilalaro sa computer sa PisoNet, okay na, kaya niya na, walang lag. Ngayon naman, yung napakataas kasi, may mga system requirements kasi yung mga application o games eh. No? Pag nag-play ka dyan sa Ryzen 7 mo ng mataas na games, okay? So, kailangan mo siya i-low settings. Pero,
meron din kasi talaga na games na napakataas niya, katulad ng, ano ba yung napakataas ng laro. Basta, kanyari, games, yun nga, GTA 6, hindi pwede yung mga built-in na GPU, no? Kasi sa built-in na GPU, medyo okay na rin, kasi hindi siya masyadong malakas, katulad ng mga dedicated GPU, eh, no? GTX 1050 Ti. Pero tingin ko naman, yung Ryzen 7, wala ka na magiging lag dyan sa mga kadalasang nilalaro na ano, mid-end na laro. Tama ba yun? Yung mga kadalasan, yung mga Roblox, Valorant, Parlag, dyan di ka na maglalag. Pero pwede ka pa rin maglag sa internet side, no? Kasi yung internet, pagka naglo-lock internet mo, maglalag ka na, hindi na sa specs. Okay? Pwede rin sa setup mo, sa Windows mo, na nilagay, baka pangit, o kaya may antivirus ka nilagay, o kaya nagkaroon ka ng virus, ayan, pwede ka rin maglag dyan. Hindi na sa specs na side eh, no? Kasi okay na yung Ryzen 7 eh. Pwede ka maglag din. Hindi ka ba asigurado kung hindi ka na maglalag sa Ryzen 7? Kasi yun nga, gaya na sabi ko, hindi lang sa specs ang lag. Pwede rin yun nga sa internet, sa pagkakasetup mo ka-reveal. Or mismo pala sa games, kunyari online games. Yung server, busy o pangit, pwede ka rin mag-log doon kay Carbill. Pero okay. So yun. So yung pero yung Ryzen 7, okay na yan. Maganda na yan sa PCnet. Pero hindi ka rin hindi ka makasigurado na walang hindi ka maglalag. Okay? Yun nga dahil sa ibang ano aspeto, hindi lang sa specs. Okay? Tapos pag nag-play ka pa ng masyado mataas na games, baka hindi rin kaya ng Ryzen 7 yung built-in GPU, no? Kasi syempre, yung mga matataas na games kadalasan niya sa mga dedicated GPU. Pero mataas na rin yung ano, built-in GPU ng Ryzen 7 Caribbean. Ano ba Ryzen 7? Hindi mo kasi nasabi. Pero maganda na yan, yung Ryzen 7 na in-order mo pang PC na Caribbean. Okay? Yan. At yun na nga ng mga Caribbean. Ito ha, Caribbean RAM. Goods. Yung A87680, ito gamit namin ngayon sa PCnet 5 PC. Kaya naman niya yung CF, Crossfire, Valorant, Roblox. So, yan na. Binasa ko to para sa mga may A87680 na nagtatanong kung kaya ba yung Valorant, Firelight. Kasi pag na-play nyo yung Valorant, mga ka-reveal, pwede nyo rin na-play yung Firelight. Kasi magkasing ano sila eh, specs. Okay? CF Roblox yan, medyo mababa naman yan. Okay? Kaya yung A87680 nyo, ka-reveal, kaya yung Valorant at Firelight. Caribbean goods. Goods, sabi ni Caribbean. Okay, yan. At yun na mga Caribbean, si Caribbean Aman. Okay lang ba kung 300 series, MOBO muna sa latest na Ryzen 5? Okay, ito Caribbean. Pakita ko na lang sa PC. Para hindi ko nilagay sa screen. Ayan, no? Does MSI-AP to support Ryzen 5? Ryzen 5000 series desktop server now support the oldest socket M4 motherboards which include the, ayan o, 8320. Okay? So, ibig sabihin, pwede yung 300 series sa Ryzen 5 Caribbean. Ito, sa pinakataas. AMD will support Ryzen 5000 CPUs on 300 series motherboards. Ayan. Okay? Caribbean, pwede yung 300 series sa latest na Ryzen 5. Yung mga old daw, kaya niya yung support. Pero ganito, no, mga Caribbean, may nag-comment din about dyan eh. Yung mga, kasi, yung mga luma na motherboard, yung mga 300 series na sinasabi mo. Kailangan i-update yung BIOS bago nyo babasa yung Ryzen 5 na latest. Update lang BIOS, okay? Tapos, yun na, mababasa na nyo yung Ryzen 5. Pero na-search ko naman, pwede naman. Ngayon, pagka hindi nag-display, ibig sabihin, hindi pwede yung Ryzen 5. Pero may paraan. I-update lang naman yung BIOS na motherboard na yung kanyari, 8320, yung mga 300 series Caribbean. Tapos, pwede mo na mapagana yung Ryzen 5 Caribbean. Okay? Yan. At yun na nga mga Caribbean, si Caribbean, Tatay Biahiro. Paano po i-fix ang fixing E-Stage 2? Okay, sa ano to, ilang po, hard disk, no? Tapos, hindi mo siya na proper top down. Mag-fixing stage sa kanya, E-Drive. Paano ma-fix yan? Antayin mo lang, no? Caribbean na i-fix ng Windows kasi yung hard disk drive, may mga sector yan. Kailangan ma-proper shutdown para matapos yung pagbabasa per sector ng hard disk sa mga files. Pagka na ano yan, na ibig sabihin na off
I mean, biglang na-off mo yung PC, no? Hindi mo na proper shutdown, magaganyan, fixing stage. Pinipix niya lang naman yung mga bad sector, ay, mga sector. Okay? So, kailangan proper shutdown kasi nakaka-bad sector yung hindi naman proper shutdown. Kung nga, nag-brownout, nawala na kuryente, yun, delikado yun. Kaya mas maganda talaga may UPS pag may harvest drive ka. Ngayon, paano mapix yan? Fixing stage. Antay mo lang na mag-loading, ay matapos yung scan, no? Medyo pagka malaki yung ano niya, yung damage, hindi naman damage, yung parang error ng sector sa hard disk drive. Medyo matagal siya mag-fix. Antay mo lang hanggang matapos. Ngayon, pag ayaw, itry mo na format yung drive E o yung hard disk drive, kung anong drive yun. Kung, okay? Kung buo man, i-reformat mo. Pero bago may reformat, backup mo lahat yung mahalagang file sa hard disk drive mo. Kasi pag nireformat mo yan, mabubura lahat ng files na rin. Okay? So, yun. Paano mapix yung fixing stage ng hard disk drive? Antayin mo lang yan, no? Nangyayari yung fixing stage niya pag hindi na proper shutdown yung PC. Pag bigla mong inope, no? Off, patay agad sa ABR, o tinanggal mo agad yung saksakan ng PC sa kuryente, o biglang nag-brownout, magaganong yan. Antayin mo lang matapos mag-scan. Ngayon, antayin mo lang, medyo matagal, pagka malaki yung parang ano yan, naging error ng hard disk drive. Pero pag ayaw pa rin, talagang sobrang tagal na, try mo reformat ka, reveal. Okay? Yeah. Okay, sino mo na aking sasagutin, no, mga reveal? Ryzen 7, maganda na ba yung pang-pensionate? Naman. No, wala na bang magiging lag doon sa Ryzen 7? Hindi ko lang masusure, pero maganda na yan sa pensionate. Gaya na sabi ko, unlag kasi sa PC, hindi lang sa specs na nagiging dahilan niya. Pwede rin sa internet, tsaka sa setup mo ng PC mo, dun sa application. Sa Windows, basta sa mga in-install mo. Okay, tapos pwede rin sa online games, sa server doon. Pag pangit yung server, pwede ka rin mag-log doon. Pero yung Ryzen 7, halos lahat ang nilalabas sa computer sa PCnet, halos okay na, pwede na. Pero yung lag, depende sa games. Kunyari, yung Fortnite, Apex, yung mga tataas, GTA 6 kunwari lang, hinay graphics settings mo, baka pwede ka mag-lag pag gano'n, no? Kasi built-in GPU lang yan, eh. Pero may mga built-in GPU na pwede sa high graphics Caribbean, okay? Pero yung Ryzen 7, mataas na rin yung ano yan, built-in na GPU. Pero, built-in GPU pa rin yan. Siyempre, alam nyo, mga Caribbean, yung built-in GPU, medyo, ano yan, hindi ganun kalakasan katulad ng, ano yan, no? Dedicated GPU. Kaya, pwede pa rin siya mag-lag yung Ryzen 7 mo, Caribbean. Tsaka din mo nasabi kung ano yung pinaka-exact model niya, no? Pero okay na yan, at maganda yung pang-pensionate yung Ryzen 7 Caribbean. Pero yung lag nga, hindi ko masasabing wala ka na magiging lag. Gaya ng sa mga, hindi lang sa specs kasi yan, eh. Pwede sa games na ipiplay mo dyan sa Ryzen 7, pag hindi kaya ng Ryzen 7 na built-in GPU, pwede rin siya mag-lag. Sa internet, naglalag yung internet mo, hindi maganda yung connection mo, pwede ka rin mag-lag. Tsaka sa setup mo ng PC, sa Windows, application ka rin. Okay! Yun. Tapos 7680, okay naman sa Valorant, Crossfire o Black sa mga naka-AMD 8768. Okay, so yung muna ang sagutin mga Caribbean lang, dito lang. Maraming salamat sa pananood. Please, like, comment, please share, please subscribe, click na lang yung bell button, kami. Ha! Para update kayo pag may bago upload tayong video ko sa mga Caribbean. God bless you nga at boss, let's bye, oh. Bao nang headset!